The NHA Homemasters is a team with a mission ngayong Season 9. Pagkatapos na makuha nila ang third place noong Season 8. Kaya todo ang paghahanda ng coaching staff sa players ngayong quarterfinals. In preparation of our quarterfinals, the coaching staff is looking to the strength and the weaknesses of the scheduled team that we're going to oppose. And with the leadership of Coach Bennett Palad and Eric Salaman, and yours truly, we are helping our players to be in tip-top condition at the same time, to know their weaknesses so that we can improve them in this proper time that we have right now. Our players will be tested. And in the past games that we have, some of our big mans are not effective compared to the players assigned to them. But fortunately, our small guys delivered, and some contribute in a very, very tight situation. That's why we earned this position right now in this UNTV quarterfinals. Aminado si two-time MVP Antonio Listesteca Jr. na hindi magiging madali ang kanilang mga laban ngayong round. MWF, may practice kami. Kailangan seryosohin yung practice kasi hindi biro yung mga kalabanin namin doon sa quarterfinals. So, every practice talagang siniseryoso namin yung practice para maging maganda yung outcome ng maging game namin this quarterfinal. After practice, di kagad ako nag-division, i-extra ako shooting. And sa self-practice talaga ako, siguro hindi pa ako masaya sa, lalo ngayon, medyo nagtitimbang kami. Bumigat ako ng 2 kilos talaga mula nung pandemic. Well, every time we start our practice, we have our extra activities, especially on those small guys, shooters, no? We always do the 5 angles so that their confidence will be built up when they have an open shot in these certain games that they have. For those big mans that they have, we try to help them by teaching them the basic, because not all of them knows the basic. So we have to go back and we have to teach them so that we will going to have a uniform and one direction when it comes to basketball tactics. Patuloy ang conditioning ng players kasabay ng pagsasanay sa kanila ng coaching staff ng plays and strategies na magagamit sa kanilang games. Pinag-guide ko sila para sa hindi sa physical, kundi sa moral o kaya yung pagiging team man. Lahat kailangan maging cooperate lahat. Doon ako nag-guide na walang kanya-kanya. Pag medyo may konting conflict, ako nag-aayos. Pag mayroong konting sama ng loob sa team, dapat wala para maganda ang samahan at mas makaano kami. Mas maganda ang teamwork namin. Yun man ang key sa success ng basketball, teamwork talaga. So, minomotivate ko sila na yun nga, si Los Testica at si Marvin Mercado na pinakamasarap makuha bukod sa MVP, makuha natin yung goal natin, yung makapasok sa finals at mag-champion. Siguro yun yung pinaka-pressure na ayaw namin pakawalan, lalo ngayon. Siguro manalo lang kami sa quarterfinals ng dalawang panalo. Palagay ko naman, nasot na kami sa semifinals.